Hey everybody, welcome back to my channel. So this is your Cebuano guy back to vlogging. So it's been a long time and haven't really had the chance to do another vlog. I think the last time I streamed. So now, after almost a year of using my Sportivo, I decided to sell it and purchase my long-time dream car. So this is my peak. The one car that I thought was impossible for me to achieve, but I did it. And you know, I bought this one. I bought this cash, so I didn't have to like. Hindi ko siya inutang ko. So, talagang ibang level talaga. Para sa akin kasi, you know, never ko talagang inisip na, you know, makakabili ako ng ganito ka medyo ka costly na property. So, para sa akin, costly mo talaga siya. I mean, hindi naman kami mayaman. In fact, mahirap na kami. Para makabili ako ng ganito na hindi ko talaga inuta, para sa akin napakalaki ng achievement ko. So I just bought this today, I mean today no, yesterday. So pumunta ako sa isang car shop, tapos dinala ko yung Sportivo ko, and then inisip ko na baka pwede ko muna siyang i-trade din para hindi ko na siya kailangan ibenta. So para kung magkano yung value ng Sportivo ko, I just need to add cash kung magkano gusto ko bilhin si Dad. So, before I went there, nakita ko na po sa sakay na to. I saw it online. Nasa marketplace na siya na Facebook. So, hindi nakita ko siya kasi malapit lang naman sa amin yung ano niya. Yung shop na kung saan siya dinisplay. So, pumunta ko. I didn't expect anything. I went there, you know, brought my car with me. Kung hindi naman wala namang transaction mangyayari, okay lang kasi mahal-mahal ko na yung Sportivo ko. Parang gusto ko rin naman dyan. You know, as much as I want to, I would keep it. But when I saw this one, this was... So nung pumunta ako dun, itong sasakyan na to, kakukuha lang din nila, kabibili lang nila sa isang owner na first owner siya. 2015 niya pinili. And nag-upgrade siya to the latest, I think 2020 ata na model of this car. Kaya binenta niya to. And talagang timing na pumunta ko doon, nakita ko kaya. So ang ginawa naman ng may-ari ng car shop is pinturahan niya ng puti. So coming from Micah ba yun? Ginawa nilang puti, tapos binilan niya ng ano, ng mags, ng rims, tsaka yung sobrang ganda ng mags and rims. So, pinaganda niya bago niya dinisplay. So, nung dinisplay na niya, talagang nakita ko, pinuntahan ko kagad. Tapos, ang daling kausap ng ano, ng car dealer, yung owner mismo, parang sobrang daling kausap. Nung tinanong niya sa akin kung magkano daw yung appraise. So, ang alam ko siya yung mag-appraise. Tinanong niya sa akin kung magkano kaya yung pwedeng i-appraise sa sasakyan ko. Sinabi ko, 500K. Ibinili ko naman yun ng mga 560. Binili ko siya ng 560. Sinabi ko, baka ma-appraise mo ng 500K kasi hindi ko na masyadong nagamit. So, sabi niya, sige. So, akin na yung cash. So, yung price na sasakyan na to is 1.150. Kasama na doon yung registration, change of color, kasama na doon yung transfer of name, kasama na lahat. So, all in na siya. At kasama na doon yung wash over at saka yung bagong mags, yung rims na. Rim or rims? Sobrang ganda. Pakita ko sa inyo mamaya. So,
Well, di na ako naka-resist. I couldn't resist it. Nahirapan na ako mag-hindi. Sabi ko, eto na ata yun. Parang, ayaw, isa sa buhay natin talaga, yung mga nangyayari. Mas lalong nangyayari yung mga hindi mo pinaplano. Yung bang, wala sa plano, pero, alam mong, dito ka, dun ka sasaya, wala nang iba pa. So, ay, nag-dive na talaga ako. Sabi ko, eto na talaga. So, ayun, nag-dansak kami kagad. Walang masyadong not a lot of issues, and I transacted, I did EFT, electronic fund transfer, tapos pinadala niya kagad yung sasakyan, and then kaya ito na. So this is my Toyota Fortuner 2018 model. It's manual. Never talaga ako nagkaroon ng sasakyan na hindi manual. Manual talaga lahat. Pero fully loaded na siya. It does everything to it. Lahat ng feature ng isang Fortuner. Yun nga lang, yung difference yung is manual siya. 2018. Siya nabili. So, ito yung itsura niya. Ito yung loob niya. Yung loob niya sobrang ganda, like ngayon di pa ako makapaniwala na akin na to, sobra talaga. And then ito naman yung so itutul ko kayo mula sa loob para so from interior to exterior din yung tour ko. So ito yung ano niya, itsura niya, yan. So, ito. Muna tayo sa ano. Ito muna siya sa harap. So, ito yung dashboard niya. High-tech na high-tech na siya. Meron na siyang parang gauge kung ginagamit mo economy mode or power mode. Meron na siyang gauge. May comparison na siya kung magkano yung nasa-save mo. Or how much diesel you're saving compared to if you were not using the economy mode. Meron din kasi siyang power mode, meron din siyang neutral or normal. So andyan na siya lahat. So pag on mo ng sasakyan, naka-ilaw na yan lahat, hindi siya napapatay lang siya if you turn off the car. Pero pag paandar mo ng sasakyan, naka-ilaw na siya kagad, di tulad ng ibang sasakyan na pwede mo siyang patayin kahit naka-andar ng makina. So, ito yung ano niya, manibela niya. Binilhan ko na siya ng bagong anong tawag dyan? Basta, yung parang cover ng manibela niya. Tapos, ito siya, mayroon na siyang volume control. Ayan, mayroon na siyang ito para siya sa itong control na to, para siya dito sa dashboard na to. Nagbabago-bago yan. Ayan. Eco saving, eco indicator, range, at kung anik-anik. So, ayan, meron na siyang cruise control. Cruise control na tawag din. May control na siya mismo sa manibela niya, like sa volume ng volume ng stereo. Tsaka ito siya, meron siyang lalagyan ng tubig. Tsaka yung merong 1, 2, 3, 4, may apat siya na aircon grill. At yung video camera na tinansfer ko lang galing sa Sportivo ko, kasi ano lang naman siya, pwede lang naman siyang i-transfer kasi detachable lang naman, installable. Kasi meron na rin naman siyang backup camera. Ito nga pala yung ano niya, stereo niya. Meron na siya lahat. Meron na siyang Bluetooth, meron na siyang AM, FM, meron na siyang navigation. Ayan, meron na siyang navigation. Hindi ko pa siya nagamit. Parang wala akong planong gamitin. Ito yung mga features niya. Radio, iPod, meron siyang disc player, may Bluetooth, may aux,
na may USB. Oops. Ayan. So, dito naman yung mga knobs niya para sa aircon, sa fan, tsaka meron nga pa siyang airbags. May airbags for the passenger at saka may airbag din para sa driver. Tsaka ito, manual siya. Pala siya. I mean, isang magandang feature pala dito is yung rear niya na kambyada, hindi siya yung conventional na paatras yung pagkambyada mo. Nasa harapan siya ito. So kailangan mo lang siyang i-dalhin dito sa pinakadulo tapos i-forward mo. So yan, aatras ka na niyan. Tsaka ito yung ano niya, knock and then power mode. And then ano pa ba ito yung mga ano niya sa power window, tsaka yung foldable window niya, which is one of the things na talagang gustong-gusto ko. Meron din ako niyan sa sportivo ko, tsaka yung sportivo ko meron din yung backup camera tsaka sensor at tumutunog pag malapit ka ng mabangga sa likod mo. Tsaka ito yung tweeter niya, ganda ng sounds niya, grabe. Yung ano niya, yung so para siyang surround, tsaka yung subwoofer niya talagang sobrang ganda. So sa sounds pa lang, sulit na ito yung track display niya. So siya nga pala. So ang isa sa mga features pala niya is pag nagsa-start ka ng engine, kailangan mong tapakan yung clutch. Kasi hindi siya magsa-start kung hindi mo tatapakan yung clutch. So safe na safe talaga siya kasi kailangan mo tapakan ng clutch bago mo paandarin. So ibig sabihin, hindi talaga kahit say nakalimutan mong i-neutralize or i-neutral yung kambyada mo at paandarin mo, hindi pa rin siya tatakbo kasi naka-clutch ka. At saka dun sa mga hindi masyadong familiar kung paano siya i-operate, so kung may car knocker, hindi niya mapapaandar. Pwera na lang kung nanood ka sa vlog na to at alam mo. sorry. But yun, so kung car knocker ka at hindi ka naman kabisado kung paano i-operate yung sasakyan, hindi mo alam na i-ano pala yung clutch. Kailangan mo siyang tapakan bago siya mapapaandar. Yun. So ayun, tsaka ito yung dalawang ano niya, yung lights. Yan, tsaka ito yung ano niya, meron siya lalagayan ng shades. Of course, yung rear mirror niya. And meron siyang dalawang hawakan, assistance sa mga medyo mataas kasi siya. So para hindi ka mahirapan pag sumakay ka, so may hawakan ka. At ngayon, dito naman tayo sa... Oops! Sa second row. So, ito yung second row. Meron siyang ano dito, parang lagayan ng hanger. Ayan. So, ito yung second row. Sobrang luwag. Tingnan nyo, ang luwag-luwag. Tsaka ang ganda talaga ng ano niya, ng fabric seat niya. Ang ganda ng kulay, Diyos ko. Ayan, ito yung ano niya. Second row na door. Tsaka ayan, tingin siya. Yun, aircon grill niya, yung dalawa. Tsaka mayroon siyang ilaw sa gitna. Mayroon din siyang yung adjustment ng aircon. Tsaka yan, di ba maganda? Wait, yan. Okay, so eto naman yung ano niya, yung third row niya. Ganyanin mo lang, pak, yan yung third row niya. Pero may mga lagyanan ng tubig, may mga
Maluwag. Maluwag din siya. Sobrang luwag. Para sa akin, I think maluwag siya eh. Sorry. Sensya. Nakakamagalaw ng kamay ko. Ayan, so... Nothing. Ngayon, dito naman tayo sa third row niya. Sa likod. Meron maraming karga. So, ito yung likuran niya. Meron kaming biniling ano, kanina. Nagbili kami ng extra tire para sa adventure ko kasi na, ano, na flat. Tapos, sumabog yung isang gulong. So, ito siya. Ito yung, ano, yung likuran niya. Ayan. So, yan. Yan siya. Ganda naman ng kulay ng ano nito eh. Puan. Sobrang ganda. Yun, so yun yung interior niya. So ang ganda, 'di ba? Sobrang ganda talaga. Para kung ano napaka-komportable niya, talagang luxurious na siya. Napaka-luxurious ng car na ito. Sulit na sulit talaga sa presyo na, ay yung palang price niya is 1.150. So, 1,150,000. Yeah. Medyo mahal, pero ano eh, yung parang ito na talaga yung pinaka-peak ko ata. Ito na talaga yung pinaka-peak ko sa mga, siguro mga ilang upgrades din ako bago ako bago ko ito nabili. So, I think mga 6 to 7 upgrades din. Nagsimula ako sa yung mga old automobiles, mga hand-me-down, hanggang sa bumili ako ng brand new na Kia Rio, tapos nakabili ako ng Isuzu XT, nakabili din ako ng Mitsubishi Strada pickup, tapos meron pang Adventure, nakabili din ako ng yung latest nga, yung Sportivo X ng Isuzu. Hanggang sa eto na talaga. So, eto parang eto na talaga. Hindi na ako, ano, parang wala na akong, hindi na ako siguro bibili. Kung mag-upgrade man ako siguro, same model or later model or siguro, kasi first time kong makaon ng Toyota. So, this is the first time na I'm driving a Toyota. So, na-drive ko na yung Kia, na-drive ko na yung Mitsubishi, Isuzu, yun lang, I think. So, nakatatlong brand na rin ako. So, this is my fourth brand and this is my first Toyota. Okay, so yung sinabi ko kanina na may kasalan na siyang rim or yung mags matawag yun or rims. Ipapakita ko sa inyo kung gano'n siya kaganda. So, kasalan na siya. Bago talaga siya. Binilan talaga niya ng bago kasama gulong para ng pagbenta niya mas maganda siya at attractive at mas madaling you know, benta. So, eto, papakita ko sa inyo. Ayan, yan siya. Ayan, oh, yan. Yan yung rims niya. Tsaka yung tire niya, yung manipis, hindi na yung original. Ayan. Yung tires niya. Yung rims niya, max rims. Ayun. And then, ayan, so, eto na siya. Eto na yung Toyota Fortuner ko na
2018 nabili, pero 2017 ata yung model nito, I think. Pero 2018 siya nabili. So ito yung front niya. Ayan. Diba? Ganda. Gusto ko talaga yung ano niya eh. Gusto ko yung, mas nagustuhan ko siya kaysa Montero. Sorry. So, kasi dalawa yung ano ko eh, naisip ko rin na baka Montero yung bilhin ko, kasi siguro mga ilang araw din akong nanood sa YouTube, sinocompare-compare ko kung yung mga reviews ng Montero at saka Fortuner. Okay din naman daw yung Montero, ang dami namang may gusto dun. Kaso nga lang, yung Montero kasi, tingin ko, parang mas madali siyang ma-outdate dahil sa look niya, na parang masyado siyang naiiba, na madali siyang, you know, para feeling ko lalaos siya kaagad. Kasi nung una ko nakita yung Mitsubishi Expander, dahil sa sobrang high tech niya, parang ang ganda-ganda niya, pero after na lagi mo siya nakikita sa daan, parang tingin ko parang pumapangit siya. So parang ganun din yung iniisip ko sa Montero, kasi masyado siyang masyado nilang kinaiba yung look niya, masyadong advanced at saka parang high tech, na parang tingin ko mas madali kang magsawa doon. Pero ito tingin ko meron siyang potential to be a classic look for a car. So ito yung ano niya, ganyan siya. Yan yung likuran niya. Ayun, so that's my Toyota Fortuner 2017 model. It's manual, and that's how it looks. So sana nagustuhan nyo. Kung gusto nyo bumili din ng sasakyan, bahala na kayo. Sundin nyo lang yung puso nyo kung utangin nyo or ika-cash nyo. Siyempre, hindi din siguro, medyo mahirap ding mag-cash, kasi 'di ba, laking perang kailangan mong shell out, ilang buong buhay mong, you know, makasave ng ganung kaking pera. Pero basta maging strategic ka lang at alam mong kaya mo naman at hindi ka naman maghihirap. Anyways, kung magsawa ka na or kung feel mo kailangan mo talaga ng ano, eh madali rin naman siguro siyang ibenta, madali rin naman siyang i-resell. Kasi nga, sabi din nung binilang ko, sabi niya, anytime na gusto kong ibenta uli, ibenta ko lang din sa kanya daw. So, ready naman siyang bilhin uli. So, yun. Okay. So, that's it. Pansit. Hope you guys i-power mode mo, parang hindi ka umaakyat eh, parang hindi umaakyat ang bundok yung sasakyan mo. So sulit na sulit talaga siya. Feeling ko ito na talaga. This is it. This is my dream car, biggest dream, and I thought this was impossible, pero sino ba naman talaga mag-aakala, diba? Pero I made it happen, and sobrang saya ko. And I hope you guys are inspired by this video, and you know, you work harder and talagang mag-ipon at you know, gawin mo ka nung gusto mong gawin, basta maging strategic ka lang, siguraduhin mong kaya mo, and masaya ka sa gagawin mo, and no regrets. So thanks guys, and see you again in my next vlog. Don't forget to subscribe and hit the bell button for notifications if you want to see more updates and more vlogs about my new car. This has been your Cebuano guy. Thank you, and I'm Pintapir.